Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo na gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpamaumanhinan. Pag sumakita ninyo, mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulungan pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako
na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Puri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakagayon nga, mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa langit at lupa, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipagayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalid ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka sa hukom sa tanod, o baka ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang hapon sa inyong lahat. Biyernes ngayon, araw ng ating pagdedebosyon sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman bigyan natin siya ng parangal at papuri. Dalawang tanong ang narinig natin mula sa labi ng ating Panginoon. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? At pangalawa, bakit hindi ninyo mapagpasyahan alin ang matuwid? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung mga narinig nating tanong ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na sana marunong tayo magbasa ng signs of the time. Ibig sabihin, ang oras natin nagbabago, ang panahon nagbabago, pero kasabay ng pagbabago ng oras, kasabay ng pagtakbo ng oras ay ang paggalaw o ang paggawa, pagkilos ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit ang panahon natin nagbabago-bago, kahit na yung oras natin tumatakbo,
nananatili at laging kumikilos ang ating Panginoon. Kaya sa bawat panahon at sa bawat oras, sana nakikita natin o nararanasan natin kung papaano kumikilos ang ating Panginoon. Yun yung sinasabing sign of the times. Dahil kung iba ang panahon o ang kanya-kanyang panahon ay may kanya-kanyang pangangailangan na inaasahan mula sa atin. Pero minsan, mahirap kasi makita kung papaano kumikilos ang Diyos sa bawat panahon natin. Katulad ngayon, katatapos lang ng panahon na masama. Halos hindi pa nga natatapos ang totoo niyan. Kaya patuloy pa rin natin yung panalangin, ano? Yung mga kababayan, mga kapatid natin na dumaranas ng pagsalanta ng bagyo at pagbaha. Pero baka naman yung panalangin natin ay katulad nung nabasa ko dun sa FB. Sabi doon, Panginoon, iligtas mo kami sa bagyo na sa iyo rin nanggaling. So imagine that. Medyo nakakatawa pero hindi naman siyempre totoo yun. Ano? Alam nating lahat na lalong sumasama, lalong lumalakas ang bagyo, hindi dahil nagmula ito sa Diyos, pero dahil sa kagagawan din natin. At ito yung mga panibagong signs of the time na pinapakita sa atin ng panahon, ng oras, pati na rin ng ating Panginoon. Pero lagi nating tatandaan na sa bawat panahon ng ating buhay, hindi lang naman sa bawat panahon, pero sa bawat sandali at bawat sitwasyon ng buhay natin, nandoon kasama natin at kumikilos ang ating Panginoon, ang ating Poong Jesus Nazareno. Kaya nga lang minsan hindi natin makita, kaya nga lang minsan hindi natin maranasan. Kaya nga yung sa ating Ebanghelyo, yung pinagsasabihan na ito ng ating Panginoon na bakit hindi nyo mapagpasyahan o bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon, patungkol ito doon sa mga Hudyo na ayaw maniwala sa Kanya. Patungkol ito doon sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya sa kabila ng pinakita niya mga milagro at pagpapagaling pati pagpapalayas ng mga demonyo. Ganon din naman sa buhay natin. Minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin, for example, ngayon, bagyo, kung tayo nakakaranas ng matinding pagsubok o paghihirap, di ba, minsan, hindi natin makita kung paano kumikilos ang Diyos. O di kaya naman, ang mas masakit, minsan, naisisisi natin na naituturo natin sa Diyos ang mga masasamang nangyayari sa buhay natin. Pero ang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, kahit mahirap makita sa bawat panahon ng buhay natin ang pagkilos ng Diyos, hindi ibig sabihin nun hindi siya kumikilos. Hindi ibig sabihin nun hindi siya gumagalaw. Ang ibig sabihin lamang nun, nahihirapan tayo na makita ang galaw ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Pero kung ganun, baka nga naisasara din natin ang isip at puso sa kilos ng Panginoon. Ngayong bagyo, maraming naghihirap. Ngayong bagyo, maraming nasalanta. Paano natin masasabi na kumikilos ang Diyos? Di ba mahirap makita yun? Kung tayo, maraming krus na pinapasan, maraming sakit, wala ka pang trabaho, paano man masasabi na talagang kumikilos ang Diyos? Mahirap din yun, di ba? Pero hanggat merong nagmamalasakit sa atin, hanggat merong tumutulong sa atin, hanggat hindi tayo nawawala ng pag-asa, alam natin na nandyan pa rin ang Diyos. Alam natin na buhay ang Diyos at alam natin na kumikilos at may gawa ang Diyos. At ang gawang ito sa atin, ano, kung ang, sa buhay natin kumikilos ang Diyos, tayo rin naman ay kumikilos sa buhay ng ating kapwa,
at ang ating kapwa ay kumikilos sa buhay natin. Pero katulad ng panahon, minsan masama ang kilos natin sa ating kapwa. O minsan masama ang gawa ng ating kapwa sa atin. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Meron siyang payo dito sa ating ebanghelyo. At sinabi niya, kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Kung pasisimplihin natin yung sinasabi dito ng ating Panginoon, ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, ayusin agad. Pagka merong kaunting pag-aawayan, ayusin agad. Huwag nang palakihin pa. Huwag nang paabutin pa sa kung saan-saan. Kasi alam nyo, kapag kayong away, kapag kayong misunderstanding, ay lumaki ng lumaki na nagsisimula naman sa maliit, sabihin nating nakarating kayo sa korte, nanalo ka. Oo nga, nanalo ka sa laban, pero yung sugat na naidulot nun, yung sakit na naidulot nun sa iyo at sa iyong kapwa ay maaaring hindi na mawala o maaaring mawala hanggang sa dulo pa ng iyong buhay. At lagi nating tatandaan na ang ating relasyon sa ating kapwa, ang ating gawa at kilos sa ating kapwa ay laging sumasalamin sa ating kilos at gawa sa ating Panginoon. Kaya nga, di ba, sinabi niya, ano man ang iyong gawin sa iyong pinakamalit na kapatid, ginawa mo sa akin. So in the same way, kung dapat tayong makipag-ayos agad sa ating kapwa, meaning sa ating pagkakasala at pagkakamali sa Diyos, huwag na tayong maghintay ng matagal. Huwag na tayong maghintay hanggang dulo ng ating buhay. Pag nagkasala, pag nagkamali, lapit agad sa Diyos. Takbo agad sa Diyos. Punta agad sa kumpisalan. Dahil sabi nga ng ating Panginoon sa mga nakalipas nating araw sa mga pagbasa, hindi natin alam kung kailan siya darating sa buhay natin. Siya lang ang nakakaalam, hindi natin alam. Pero ang sigurado, darating siya na parang magnanakaw. Kaya kung hindi tayo ready, yari tayo. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, hayaan nating paalalahanan tayo ng ating mga pagbasa. Sa bawat okasyon at bawat panahon at sitwasyon ng ating buhay, naroroon ng Diyos. Naroroon ng Diyos, kumikilos at gumagawa sa buhay natin. Ganon din naman tayo ay kumikilos sa buhay ng ating kapwa na sumasalamin sa ating paggawa at pagkilos sa ating Panginoon. Nawa, patuloy niya tayong bigyan ng grasya na laging magpakabuti, na laging magkaroon ng pusong nagmamahal at nagmamalasakit sa ating kapwa. Katulad ng pinamalas sa atin na pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos at tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay naghasik sa atin ng pagkahilig
sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoong Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus,
siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay
na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang angalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig
Bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Thank you.
Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari po kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito po ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga po ng 20 pesos. Mga paalala po sa mga naghihimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!